Hi, good morning po. This is Nonoy. Didiscuss po natin tungkol po sa power supply. These two power supply na makikita natin sa computer. Pinaalam ko po sa inyo na ang bawat computer na to ay may kanya-kanyang slot. Pareho po sila ng color coding pero ang slot po ay nadagdagan. For example, this computer po. May tinatawag po tayong version 2.0. Ito po ay may 24 slot. So, kung i-count po natin, through 24 slot po to, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24 po ang butas niya, pinaka-pin niya. So, tama po to. Ito po ang 24 slot. 24 pin, version 2.0. Ito naman pong power supply na to, nire-represent po niya na 20 lang po siya. 20 lang po yung socket niya, yung pin niya. Count po natin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, this power supply po, ATX po siya, may 20 po siyang pin, o is 20 slot. So, bawat isa po nito, ay meron tayong tinatawag na color coding. Kagaya nito pong orange, ito po yung orange, ito po yung nire-represent ng 3.3 volt DC. Pag red naman po, yung red na yan, nire-represent po siya ng 5 volts DC. Pag blue naman po, negative 12. Negative 12 po ito. DC rin po siya, pero negative 12. Magdating po ng yellow, itong yellow po ito, yung yellow na yan, 12 volt DC plus po yan, positive. May plus minus. So, i-remind ko po sa inyo, itong blue, negative 12, itong yellow, positive 12. So, papaganahin po natin without jumper. Nag-jumper po kung ganito. Ang jumper po natin ay ang green. Ang color code po ay green. PS on. At ang gray po niya yung power okay, yung gray. Ito po siya, oh. Ito yung green. Yung green po, ito po siya kinoniko. Gumamit po akong jumper. Switching para mag-switch on po to. Tapos, ang gray po, ito yung gray, oh. Gray. Ito may point ng pentelfen. Dito ko po siya in-insert. Ginamperan ko po siya para i-consider natin switch siya. Mag-on po ito. Ito pong gagamitin natin na power supply. So, kukunik ko na po siya. Kukunik ko na po siya sa kuryente. Ito po. Kukunik ko na po siya sa kuryente. Para makita natin, gumana po siya. At mag-voltage measurement po tayo. Po siya. Kukunik ko siya. Ito na po siya, gumana na, oh. Nag-function na po. This power supply, nag-function na po siya. Ginamperan po natin. Ginawa po natin siyang switching, naka-jumper. Yung green, saka yung gray. So, nag-function na po siya, gumana na po ako. External tayo, wala tayo sa loob ng PC, computer. So, mag-voltage measurement po tayo. Nagamit po tayo ng tester. Voltage measurement po tayo. Ayan. I-select po natin siya ng 10 volts DC. 10 volts DC po siya. Kunin po natin ang voltage measurement ng orange. Itong orange, nire-represent po natin na 3.3 volts DC. Ito yung positive, ito yung negative. Orange, saka black. Ito po yung black.
Yun po. 3 volts. 3 point something. Nag-measure po siya dito. So, okay po ang orange. Okay po ang 3.3 volts DC. Kunin po natin yung positive. Positive. Kailangan pumasok po, mag-measure po siya ng 5 volt DC. Positive, negative. Yun po. Yan po. Okay po. Nag-measure po siya dito. So, 5 volts po siya. 5 volts po siya. So, yung red po natin, ang color code po natin ng red wire ay positive 5. Okay po siya. Okay po. Ngayon, we measure naman po yung 12 volts negative. Minus 12 volt DC. So, iselect po natin siya ng 50 kasi 10 to lalagpas po siya. Baka masira yung mesh itong tester natin. So, iselect po natin siya ng 50. Ito po siya. Ito po yung blue. Ito po yung blue. Oh, blue. Negative po siya. Oh. Blue. So, saka itong ito natin, common natin, ground natin. So, ito po yung blue. Kunin po tayo ng yun po, oh. Nag-reverse siya, oh. Pumalo rito. So, ibig sabihin, negative siya. Pero, imi-measure po natin. Babalik na natin para pumasok po siya ng 10 plus 12 volts. So, ito po, oh. So, no, nag-negative po siya. Papunta rito, negative. So, kunin ko po siya ng measurement ng 12 volts. Ayan po. Punta po siya dito. 10 plus yan. Hindi po siya accurate pero nirepresent po siya ng 12 volts DC. So, ito po siya. Oh. 12 volts. See? Negative doon. No? Side dito. Negative. Pero ito po ang measurement niya sa negative 12. Yan. Okay. Good po. Ang blue natin yung negative 12. Pagdating po ng yellow, ito pong yellow, positive 12 po siya. Hindi naman natin kailangan i-reverse ito. I-specify po niya na ito positive, ito negative. So, connect po natin siya sa yellow, saka sa ground. Ayan po. 12 volts. So, good po ang yellow natin. Good din po ang yellow natin. So, ito po siya. The same din po sila. Ang color code niya, ang measurement, the same din po siya. Ang susunod po nating gagawin ay gagawa po tayo ng charger. Plus fast charger po ng cellphone. Nagawa po tayo ng fast charger ng cellphone by using this power supply. Fast charger po ng cellphone using this power supply. Kukunin po natin sa connection ang positive 12. Positive 12 po. Para gawin natin charger nito cellphone. So, ang indicate po rito, ang color code po niya na red ay 12 volts. So, gamit po tayo ng terminal block para medyo maganda po siya. Hindi tayo mahirapan, makita po niyo yung connection. So, ito po yung wire natin. Gamit po ako ng Cat 6. Temporary lang po yan. Cat 6. Kinunin ko na po yung green. Represent natin negative, common. Yung orange, white, represent natin positive. Ito po yung duktong niya. So, yung duktong niya. Gagamit po tayo ng female USB socket. So, kinat ko na po siya para i-connect natin doon. Connect ko na po siya.
to negative. Positive. Yan. At ito po yung gulo ng wire. So we connect this in positive way. Positive slot. So positive. Negative. Kuha din po natin ang measurement, voltage measurement sa times 10 po tayo, sa sila po natin ng 10 volts DC. Kunin po natin yung measurement nito, voltage measurement. So polarity po positive sa orange, ito negative dito po. See? Yan po siya. 5 volts. Gagamitin po natin siyang measure voltage fast charger ng cellphone. Papakita ko kung paano siya mag-function, paano siya mag-charge. So, okay po siya. Gagamit din po tayo ng connector. Ito pong connector ng cellphone. So, ikakabit ko na po. Ikakabit ko na po. Dito sa female. Ito male. Kabit ko na po siya. Yan. Ito. Tingnan po natin kung mag-charge. Ayun, nag-charge na po. Ayun, nag-charge. Oh. Charge na po. Charge na po dito. Dito po ang connection niya. Charge na po. Sa power supply. Charge na po. So, good po siya. Good. Okay po. Success. Charge po. O. Kasi o. Charge po siya. O. So, success po ang ginawa nating charger na hanggaling po sa power supply. Bumami tayo ng terminal block para maipakita po yung connection niya. Yan po. Charge po siya. Fast charger po, kailangan bantayan natin itong cellphone natin kasi ang current niya medyo mataas, so baka pag na-overcharge siya masira yung cellphone natin. So fast charger siya. So, kailangan maging aware po tayo. Maging aware po tayo. So, good po. 99.9% magagamit po natin ang magagamit po natin itong power supply kahit hindi po siya naka-insert sa computer, sa desktop computer. So, ito po siya, oh. So, once again, I'm Nonoy. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. Maraming po salamat. Magandang umaga po.